Welcome to Invest Ed. So welcome. So yung company na re-reviewin natin ngayon ay ang company na Macro Asia Corporation. O sa pag-a-analyze natin ng stocks, no, malalaman natin yung strength and weaknesses ng stocks, the future growth ba yung company na ina-analyze natin o yung gusto natin pasukan, okay? And napaka-importante sa pag-a-analyze ng stocks, no, na alam natin kung anong meron sa kanya, ano yung industries na meron, ano siya, saan industry siya, and ano yung kinukontribute niya sa ekonomiya, okay? Kasi napaka-importante kung mag-i-invest tayo sa isang stocks or isang company, dapat alam natin or naiintindihan natin yung kanilang ginagawa, okay? And kung worth it ba yung company na ina-analyze natin or nire-review natin sa pera natin kinagira. So okay guys, kung ready na kayo, see you on the other side. Welcome guys sa channel natin. So dito, binabahagi ko yung 7 years of experience ko sa pag-trade ng stocks and forex and also sa pag-invest ko sa stock market. Ang kagandahan pa dito, it's completely free. Ang gagawin nyo lang, i-subscribe at pindutin ang bell button para ma-notify kayo sa mga bagong uploads na lalabas. Okay guys, kapag napindut nyo na, ano ba ang matututunan nyo dito sa channel natin? So dito, nagba-backtest tayo ng strategy, no? Kung ano yung mga, kung mga gusto kayong i-backtest, pa-backtest na strategy, comment nyo lang and gagawin natin ng backtest dyan. At kinabahagay ko rin kung paano ako nag-i-invest sa stock market using intrinsic value. And then, meron tayong market recap, okay? So, kung may mga gusto kayong ipa-request na stocks, ipa-analyze, so, i-comment nyo lang dyan and then, igagawin natin ng paraan para para ma-analyze natin yung stocks na yan. Okay guys? At meron din tayong weekly analysis sa ating channel. Okay, sa Trading 101 naman, dito naman, binabahagi ko dito kung paano tayo magsisimula sa pag-trade at ano yung mga kalagahan ng support and resistance. Okay, so dito ko siya binabahagi. So yung the last, yung learn to trade forex. So dito binabahagi ko kung paano ako nag-trade sa forex. Okay, so yung mindset ko sa forex at sa stocks is pareho lang sa pag-trade. Okay guys, kung interesado ka sa mga nabanggit ko, please subscribe and see you in the other side. So ano meron kay Macro Asia? No? Macro Asia or MAC is a leading provider of aviation-related support services in the Philippines. Right? Its major business segment derive income from aircraft maintenance, repair, and overhaul or MRO, food services, follow dyan yung airlines and institutional catering, gateway services, nakapalog yung ground handling, okay, and property development and leases, okay, nakapalog din yung particularly ecozone and operations, and also in a water concessions or utilities, no? Okay, this is the timeline of Macro Asia. 1970s, it started out as an Infanta Mineral and Development Corporation shipping out nickel ore, okay? So, ngayon, no, wala na sila, hindi na sila nagki-cater ng mining, okay? And in 1995, SEC approved the change in corporate name into Macro Asia Corporations, a holding company focused on aviation support business, okay? Okay? And in 1996, Mac IPO and it's listed in the PSE. Okay? On 1996, Mac IPO and is listed in the PSE. And Macro Asia Catering Services or MACS was incorporated and started catering to airlines. Okay? And during 1999, Macro Asia Air Force Services Corporations or MASCorp started commercial operations in NAIA. And also in 2000, no, a joint venture with Lufthansa Technik AJ gave birth to the country premier MRO service provider. Okay? And in 2016, Mac venture to water distributions and treatment started operations in Boracay, Nueva Vizcaya, and Cavite. And also in 2019, no, Mac opens a new food commissary in Sucat named
MSFI aim to cater to institutional accounts, okay? And also, no, MAC started venture to train pilots through its subsidiary First Aviation Academy, and MacroAsia Service PAL 100% starting on March 16. Okay? Makikita natin dito, yung data dito ay annually, no? So, nandito tayo sa balance sheet, okay, ni MacroAsia. So, para makuha natin yung current ratio ni MacroAsia, no, for 2019. Okay? So, para makuha yung current ratio ng company, kailangan natin ng current asset divide sa current liabilities. Okay? Okay, now this is the current asset ni MacroAsia noong 2019. Okay, kukunin natin siya. And input lang natin sa ating calculator. Okay? Then, divide natin siya sa ating current liabilities, which is, eto, no? Current liabilities. Okay? Dinidivide natin siya. Okay? Okay, this is the current liabilities of MacroAsia. Okay, ngayon, noong 2019, meron siyang current ratio na 1.24. So, ano ibig sabihin nito, no? So, ang ibig sabihin nito, 1.24 times niya kayang bayaran yung kanyang current liabilities, okay, gamit yung kanyang current asset, no? So, ano ibig sabihin ng total current asset, no? Ang ibig sabihin nito, yung total current asset, ito yung asset na kaya niyang i-convert into cash within a year, okay? And yung total current liabilities naman, ito naman yung mga obligations na company, okay, na binabayaran within a year, okay? Okay, now nakita naman natin, no, ang current ratio in 2019 ay maganda pa rin naman yung kanyang current ratio. So, ngayon titignan natin dito yung kanyang income for the past 5 years, kung ano nangyari sa income niya, no? So, nakikita natin dito from 2015 na meron siyang income na 327.75 million net income. And now, in 2019, meron siyang 1 billion pesos net income na. Okay, so nag-grow. Over the past 5 years, taga-continuous yung grow na kanyang net income. Okay? So now, itong data na to is annually. So, hindi pa dito sakop yung latest na nangyari sa atin ngayon, no, yung pandemic. So ngayon, gusto natin tignan in quarterly data kung ano nangyari sa kanilang income and sa ano nangyari sa current ratio ng company. Okay? Kasi gusto natin makita kung gaano siya naapektuhan ng pandemic. Okay? Data ni MacroAsia. No? Okay? So ngayon, kukunin natin yung current ratio ni MacroAsia in second quarter of 2020 comparing to the second quarter of 2019. Okay? Okay, ngayon kukunin muna natin yung second quarter of 2019 na data ng current ratio ni MacroAsia. Okay? So, gagawin ulit natin, no? Kailangan natin yung total current asset in 2019, second quarter. Ito, no? Okay, total current asset. Okay, and kailangan natin ng total current liabilities, which is ito. Okay? Okay? So, ang nakuha natin sagot is 1.75 yung kanyang current ratio. So, 1.75 yung nakuha natin sagot sa kanyang current ratio in the second quarter of 2019. Okay? Then, comparing to the second quarter of 2020, ngayon tignan natin, no? Okay? So, gagawin natin, kukunin ulit natin yung total current asset niya in 2020. Second quarter of 2020, which is ito. And, total current in 2020. Okay? And, this is the current ratio ngayon. In second quarter of 2020, no, yung kanyang current ratio is 1.62. Okay, so medyo bumaba yung kanyang current ratio, no, comparing to the second quarter of 2020 na mayroong 1.7 current ratio, and now mayroon na lang siyang 1.6 current ratio. Okay? And now, titignan natin dito, no, yung kanyang earnings, no, in the second quarter of 2020. Okay? So, kung titignan natin dito yung kanyang earnings in the second quarter of 2020, down by 489, no? 489.14 million pesos yung kanyang down or lugi, no? Lugi siya ng 489.14 million pesos. Okay? Comparing to the second quarter of 2020 na kumita sila ng 579.40
million pesos. Okay, so ngayon ang gagawin natin, aalamin natin, no, kung bakit, ano yung mga nag-contribute sa kanyang pagkalugi ngayong second quarter of 2020. Okay? Okay, this date, courtesy of this data na sa COL. So, nakuha natin itong data sa kanila, no? So, niya nakikita natin dito yung revenue breakdown ng Macro Asia, no? So, nakikita natin yung pinakamalaki ay ang ground handling and aviation and yung in-flight and other catering, no? Na mayroong parehong 45% of revenue, no? Breakdown of revenue shares. Okay? And yung susunod ay water na mayroong 9% and susunod ay yung others na mayroong 2%. Okay? Then sabi sa report, no, AMAC recorded a net loss of 535.7 million during the second quarter of 2020, a reversal from the 385.8 million in the net income in the second quarter of 2019, no? So, ang dahilan nito, no, ng kanilang pagbagsak ng kanilang net income natin dito, no, yung revenue earnings breakdown, okay, ni Macro Asia. So, nakikita natin ay yung kanilang in-flight and others catering down by 90.4 in the second quarter of 2020 comparing to the second quarter of 2019 na mayroong 880 and now meron na lang 84, okay? And then sa ground handling and aviation down by 87.1% and sa share in income of associate down by 208.6%, okay? And yung kanila net income in total in the second quarter of 2020 down by 238.9%. So sobrang laki ng kanilang down, no? Sobrang apektado sila ng COVID, no? Siyempre, walang, siyempre ang kinikater kasi nitong business na to is majority is nasa aviation sila, nagkikater ng mga foods doon sa PAL na meron silang catering, nagkikater sa PAL ng 100% doon. So, siyempre, kapag di nagbabiyahe yung PAL, wala silang kita, okay? So, kaya ganito yung kalaki yung kanilang loss, no? O yung kanilang baba ngayon, okay? And kung nakikita natin dito, no, yung kanilang net income in the first half of 2020 compared to the first half of 2019, down by 186%. Okay? Then sabi sa report, no, grounded flight significantly impact revenues and the second quarter of 2020 in flight and other catering revenue dropped by 90.4% year to year to 84.1 million from 880.2 million in the second quarter of 2019, mainly due to the large drop in mail served as a domestic and international passenger traffic plank as a result of travel restrictions of various LGUs and countries, no? And the total numbers of mails served bumaba ng 42.8% year to year to 3.22 million from 5.62 million in the same period last year. This resulted in the first half of 2020 average production drop to 6,680 meals a day from 17,000. And sabi dito, no, international flights slowly resume but outlook remain uncertain, no? 28 due to the pandemic, no? In addition, Cebu Pacific has opened up limited international routes for travels following the shift of GCQ. Although international flights are slowly resuming, passenger traffic will mostly likely to remain depressed due to the social distancing measures and general fear of traveling. Okay? As a result, Macro Asia and MasCorp revenue are expected to remain weak as the country faces the extended period of weak air travel demand. Okay? Income, medyo mag-i-struggle ngayon kasi dahil sa pandemic. Okay? Kasi sobrang apektado sila sa pandemic kasi yung kanilang kinikater is majority ng kanilang business, yung share of revenue nila kanina, di ba? 45% noon ay galing sa mga catering services nila sa international and domestic ng airlines, no? Or aviation, no?
Welcome sa market performance ni MacroAsia, no? So for the past 7 days, nag-return sa MacroAsia ng 0.4%, down by 0.4%, and the Philippine industries na kinabibilangan niya is down by 0.9%, and ang Philippine market down by 1.2%. Okay? Well, the one-year return of MacroAsia, nakita natin, no, na down by 69.8% yung kanyang down, while the Philippine industries or na kinabibilangan niya is down by 15.1%, and the Philippine market down by 27.0%. Okay? In terms of price-to-earnings ratio ni MacroAsia, nakikita natin dito na sobrang laki na, sobrang taas na kanyang price-to-earnings ratio na, umaabot na ng 115.2 PE ratio, while the industries na kinabibilangan niya ay nasa 16.7 lang, while the market ay umaabot ng 12.9 PE ratio. Okay, so in terms of industries, no, PE ratio of company and versus industries, MacroAsia is a poor value based on its PE ratio compared to the infrastructure average, no? Okay? And comparing to the PE of MacroAsia versus the market, MacroAsia is poor value based on its PE ratio compared to the Philippine industry or Philippine market, no, na mayroong 12.9 lang, okay? And now, yung kanyang price-to-earnings growth ratio or PEG ratio ni MacroAsia, nakikita natin na 1.1, no? Yung kanyang price-to-earnings growth ratio or PEG ratio. So, PEG ratio of MacroAsia is poor value based on its PEG ratio na merong 1.1. So, ano ibig sabihin nun? So, bakit natin nasabi poor value based? Kasi, gusto natin makita sa company na ina-analyze natin o nire-review natin na yung kanyang PEG ratio ay nasa 1% pa, o 1 pababa lang yung kanyang PEG ratio. So, ibig sabihin nun, kapag tumaas ng 1, ang ibig sabihin nun, it is an undervalue stocks in terms of or in respect to price to earnings growth ratio alone. Okay? And price to book ratio niya, no, nakikita natin na yung company merong price to book ratio na 1.5. The industries na kinabibilangan niya is 0.9, while the market ay mayroong 1. So, nakikita natin dito, no, na sobrang taas na kanyang price-to-book ratio. So, ibig sabihin nito, no, in respect to price-to-book ratio, it is considered an overvalued stocks, no? Okay, kasi mataas yung kanyang price-to-book ratio compared to Philippine industries, no? So, kaya nasabi natin na MacroAsia is overvalued based on its price to book ratio compared to the industries na kinabibilangan niya. Okay? When is the future earnings of MacroAsia, no, forecasted by the analyst, nakikita nila na kanyang earnings forecasted in 2020 down by 361.4 million forecasted, no? So kaya mahirapan tayong i-compute yung kanyang intrinsic value. Okay? Kasi majority na nahanap natin or na kalap nating data about sa kanilang forecasted ay puro negative. So, mahirapan tayong kunin yung kanyang intrinsic value. Okay? And then, even though yung kanyang quarter to quarter, talagang negative talaga or mababa talaga. So, hindi siya pwedeng gamitin natin na basihan para gamitin yung kanyang intrinsic value. Okay? The return on equity ngayon ni MacroAsia, no, nakikita natin dito na meron siyang 1.2% return on equity, while the industry's average is 5.3. So, return on equity, ang gusto kasi natin makita dito, 10% pataas yung kanyang return on equity. So, nakita natin na 1.2% sobrang baba niya kanyang return on equity. So, ano ibig sabihin ng return on equity, no? So, ang ibig sabihin nito, kung gaano kagaling yung management to handle cash to produce profit or to produce profit from their cash, no? Or in short, gaano kagaling yung management to handle other people's money. Okay? Kaya nasabi natin na yung kanyang return on equity ay poor value based
kasi gusto natin makita sa kanya na 10% pataas yung kanyang return on equity, and plus yung kanyang industries is mas mataas pa yung kanyang industries average, no? Okay, dito naman yung kanyang return on assets, no? Nakikita natin dito na 1.6 yung kanyang return on assets, while the industries na kinabibilangan niya is 3.1%. So, anong ibig sabihin nito, no? Ang ibig sabihin ng return on assets, ito yung kita compared sa mga ari-arian ni Macro Asia. Okay? And return on capital employed, okay? Nakikita natin na down siya, no? Compared to 3 years ago, okay? Na mayroong 0.1, and now nasa ano na siya, a negative 1.7%. So ngayon dito tayo sa financial health ni Macro Asia. So nakikita natin dito, no, yung kanyang short-term assets na mayroong 4.25 billion, while the short-term liabilities na mayroong 2.62 billion, okay? And then yung kanyang long-term assets na mayroong 7.65 billion, and the liabilities mayroong 3 billion, okay? So nakikita natin dito na so ano ibig sabihin itong short-term assets and short-term liabilities? So ang ibig sabihin nito, ito yung assets niya na kaya niya i-convert into cash within a year, and ito naman yung obligations na binabayaran ni Macro Asia within a year. Okay? So ito naman more than a year. Okay? Short-term liabilities, Macro Asia short-term assets exceeds its short-term liabilities. Okay? And short-term, and in respect to short-term liabilities, Macro Asia short-term assets exceeds its short-term or long-term liabilities. Okay? So nakikita natin na kahit papaano, ganda-ganda pa rin yung kanyang financials. Okay? And this is the debt-equity history ng company na to. No? Nakikita natin dito. Okay? From 2013, na mayroong 1 debt-to-equity ratio, and now na 2020 na meron siyang 28.9 debt to equity ratio. So, ano ibig sabihin nitong debt to equity ratio, no? So, ang ibig lang sabihin nito, no, and every 1 peso na ginagamit ni Macro Asia through its operation, 28.9% on finance by utang. Okay? So, maganda pa rin 'yan kasi 28.9% which is considered a good. Okay? So, bakit natin nasabi? Kasi ang tinitignan natin dito, no, kapag nag-analyze tayo ng stocks, yung kanyang debt-to-equity ratio, gusto natin makita, 40% pababa yung kanyang debt-to-equity ratio. Okay? So, in this case, nakikita natin na 28.9%, kaya nasabi natin na maganda yung kanyang debt-to-equity ratio. So, in terms, or in respect to debt level ni Macro Asia, nakikita natin dito, no, Macro Asia debt-to-equity ratio is considered satisfactory. Okay? And in respect to reducing of debt, Macro Asia debt-to-equity ratio has increased from 2.4% to 28.9% over the past 5 years. Okay? So, increasing yung kanyang debt-to-equity ratio. So, nakita natin dito, no, sa kanyang history, no, kaya yan, nakita natin na increasing talaga. Okay? Then, yung kanyang debt coverage, Macro Asia operating cash flow is negative. Okay? Therefore, debt is not well covered. Yun yung nakita natin, yun yung nakita natin medyo red zone sa kanya. And isa pang red zone sa kanya, no? Respect to interest coverage, no? An efficient data tayo to determine if Macro Asia interest payment on its debt were covered by EBIT. And this is the balance sheet snapshot of Macro Asia. Okay. In terms of dividend, no, si Macro Asia mayroong current dividend yield na 4.34%, okay, dividend yield, okay? Comparing to the industries na kinabibilangan niya na mayroong 3.3% dividend yield, and meron siyang 4.3, so mas mataas siya, no, which is good para sa dividend na binibigay ni Macro Asia, no? So in respect to notable dividend, Macro Asia dividend is higher than the bottom 25% of dividend payers in the Philippine market. Okay? And then in respect to the high dividend, no, Macro Asia dividend is lower compared to the top 25% dividend payers in the Philippine market. Okay? This is the forecasted dividend yield ni Macro Asia in
in 3 years, no, na meron 0.8 forecasted. Okay? In terms of leadership team, nakikita natin dito, no. So yung kanilang chairman of the board and CEO na si Lucio Tan na mayroong 4.75 years experience kasa Macro Asia, no. Okay, na mayroong 0.0069% ownership sa kanya. Okay? And this is the rest of leadership team of Macro Asia. Okay? So in respect to experience management, no, Macro Asia management team is considered experienced because yung kanilang average of tenure is umabot ng 4.8 years. Okay? And the average age ay umabot ng 60 years old. Okay? And this is the top board member of Macro Asia. Okay? And then in respect to board member, you know, experienced board member, Macro Asia Board of Directors are considered experienced. No? Kasi nakita natin na meron siyang 5 years of average tenure while the average age ay umabot ng 64 years old. And this is the ownership breakdown of Macro Asia. So nakikita natin dito yung kanyang private company owned by 54.5% owned by private company, 34.5% owned by general public, 8.2% owned by institution, 1.7 owned by public companies, and 1.1 owned by individual insiders. Okay? So in respect to dilution of shares, shareholders have been diluted in the past year with total share outstanding growing by 19.4%. Okay? So nagkaroon ng dilutions of shares, no? Or diluted shares. So ano ibig sabihin ng diluted shares? Ang meaning nito, no? Kapag nagkakaroon ng dilutions of shares, kapag nag-i-issue ng new shares ang company, bumababa yung percentage of ownership ng mga shareholders sa company. Okay? Okay, this is the top shareholders of Macro Asia, no? Yung kanyang top shareholders, si Lucio C. Tan Group of Companies na mayroong 6% ownership sa kanya ay nagkakalaga ng 658.9 million. Okay? And susunod si Conway Equities Incorporated na mayroong 635.3 million current value. Okay? And this is the rest of top shareholders of Macro Asia. Okay? And this is the number of employees ni Macro Asia in 2019 na mayroong 6,100 employees. Okay? So marami din siyang empleyado, no? Okay, so pagdating naman sa intrinsic value ni Macro Asia, so may mga nakuha tayong data about sa kanya, yung kanilang projections of 2020, yung kanilang net income ay negative. Well, lahat ng kanilang projections ay negative sa net income ni Macro Asia. So mahihirapan tayong computing yung kanyang intrinsic value kasi kanyang future earnings ay negative. Okay? Also, no, sa kanyang quarter to quarter, yung kanyang income ay sobrang baba, no? So hindi siya akma doon sa criteria natin. So in terms of intrinsic value sa kanya, medyo wala pa tayo sa kanya, no? So ang gagawin natin, syempre kapag nag-aantay ka dito kay Macro Asia, nag-aabang ka kay Macro Asia, no? Abangan natin yung third quarter or na nangyayari sa kanya kasi sa ngayon talaga nawala pa. Okay? So tignan natin na third quarter kung magbabago yung kanyang net income, no? So yun lang muna ang meron kay Macro Asia about sa intrinsic value niya. Okay? Okay guys, so sana may natutunan kayo sa pag-a-analyze natin sa company na to, no? Macro Asia, no? Kasi malalaman natin sa pag-a-analyze, sa pag-review ng stocks, malalaman natin yung kanilang strength and weaknesses and ano ba yung kanilang position ngayon, no? And sa pag-a-analyze ng stocks, no, magkakaroon tayo ng pundasyon sa company na papasukin natin. At hindi lang tayo basta-basta papasok na feeling lang natin na gusto natin yung company, no? Or parang feeling lang natin na maganda. Pero kung gusto natin kasi tignan, pagpapasok tayo sa company or sa pag-iinvestan natin, alam natin, no, kung bakit tayo papasok at alam natin kung bakit tayo lalabas. Okay? Kasi gusto natin makita, no, in the next 10 years, 20 years from now, nandiyan pa rin yung company na yan, matibay, no? So, kumbaga yung moat, nandiyan, matibay, yung kanya management, talaga na andiyan, and
mababa yung utang niya, no? So yun yung pang indicator na talagang in the next 20 years nandiyan pa rin yung company na yan. Sana guys may natutunan kayo sa pag-aaral natin ito, no? So kung nagustuhan niyo tong video na to, na-like niyo na and share niyo to sa iba na mga sa mga gusto pang matuto about investings, no? And kung paano nag-analyze ng stocks. Okay? Maraming salamat sa inyo guys. And as always guys, invest wisely and see you on the other side. Hello guys, maraming salamat sa panonood. Sana marami kayo natutunan sa video na to. So kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, so please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na parating at marami pa kayo matutunan sa channel na ito. So maraming salamat. This is PSE Warrior saying, trade well, trade strong, and trade smart.